Gagawa po tayo ngayon ng tipi. Yung kulungan ng manok. Katulad nito, ito. Ito. Yeah. So, ang ginagamit dyan ay malalaking gulong. Ayan, ito niya. So, 1,000 by 20. Ayan. So, kailangan para bago magawa, kailangan i-pattern siya. Para hindi ka na kailangan magsukat-sukat. Meron mga guhit siya, makikita nyo. So, katulad ito, may guhit. Ito yung pinakagitna niya. So, ang katapat na gitna niya, dito sa baba, ito, guguhita mo rin. So, pag pinoint mo yan doon, diretso na siya. Ngayon, kung mapapansin nyo, may mga guhit-guhit. Yan. Bilang tayo, sa 1, 2, 3, 4, 5, eto. Dito tayo. Markingan natin. Kabila din, 1, 2, 3, 4, 5. So, dito tayo mag-marking. So, dito rin sa kabila, ganun. 1, 2, 3, 4, 5. And dito tayo mag-marking. 1, 2, 3, 4, 5. And so, yung mga minarkingan, pagkukunikin mo lang siya para maging square. Para maging square siya. Ayan. Yung minarkingan natin dito, then yung minarkingan natin dito. So, pag kinunik mo yan, yan. Yan yung magiging pattern niya. Kinunik-kunik mo yan man, magiging square na siya. Pag pinagkukonek mo naman yung dulo niya, mga dulo tulad yan dito tsaka dulo dito, yan, yan ang kalalabasan. So magpo-form siya ng square. Yan ang guguhitin, guguhitan natin. Yan yung tatabasin natin. So ito na po yung ginawa natin pattern kanina, no? Tatabasin na lang natin yung ginuhitan. So ito na yung kinalabasan, no? Yung pinuha natin yung square niya. Ayan, nagmukha siyang square. Tapos yung isa lang hindi natin tinanggal. Yung magiging bubong ng manok. Ayan. Kabilaan niya, kailangan pantay na pantay. Ayan. Ayan. Ganun din sa kabila. Pinutol lang natin dito. Kabila. So, kailangan na lang dito is pabaliktarin natin siya. Ayan. Sa iba, lalo na sa mga minsan sa probinsya, pinapanipis nila to. Ito. Kasi ito, kahit tatlong tao, mahirap balikta rin to. Sobrang tigas to. Kaya ang ginagawa nila, pinapanipis nila to. Yan, para bumaliktad siya. Masyadong makapal tong matigas na to, eh. Yan. Pero subukan natin itupi siya nang hindi natin siya tinatanggal para maging pandong ng mga manok, malamig. Malamig pag makapal. Mas maganda, mas makapal, mas malamig. Subukan natin. Yun ang kaibahan natin sa ginagawa ng mga ibang tipi sa iba. Pinapanipis nila. So, pinapanipis na, medyo mainit na. Hindi katulad ng ganyang kakapal. Hindi mo nababawasan. Malamig sa loob. So, try natin. So ayan na po siya, no? May tupi namin siya nang hindi namin tinastas yung mga gilid-gilid niya. Sayang din kasi pampa ano sa init, eh. Pampalilim, malamig sa manok. Ayan. Ayan ang pagkakaiba sa TV na iba, hindi namin tinastas. Owner lang ang kailangan namin. Buti na lang may owner ako. Ayan, pag binaliktad mo siya. Ano siya? Napakatibay niya. Isa yun sa nagpapatibay, yung spike niya na yun. Kaya tungtungan mo siya. Tungtungan mo, Nol. Tungtungan mo sa itaas. Yan.
yung spike na yan, yung nagpatibay dyan. Itong tong mustas, wala pang ano yan, yung pinutusukan dito. Kasi nga, hindi namin tinastas yung spike nyo. Yan ang kaibahan namin sa paggawa ng TV. So, kailangan na lang ng sidings, tsaka yung tungtungan ng manok. Ngayon, para sa sidings, kukuha tayo ng dalawang gilid ng gulong din dito. Nakatakba. Yan. Kailangan medyo sukat. Konti. Para ayos. Yan. Tsaka parehas. Para sila ng size kabilahan. Para kalalabasan, patulan nitong unang ginawa. Ayan o. Tinornilyo siya dito. Nilagyan mo na siya ng ganito. Ayan ang pinaka sidings niya. Buong ganito. Bago itornilyo. So, yun ang gagawin natin ngayon. Ang ginagamit po natin panlagay dito sa sidings, itong mga motor ng mga gulong ng motor sa tricycle. Yan, makapansin nyo. Itong area na ito. Tabasin natin yung gilid niyan, kabilaan. Yan. So ang lalabasan niyan ito. Yan. Yan. Pag nakuha na natin 'yan, puputol-putulin natin. Then ilalagay natin diyan. Dikit-dikit. Yan ang magiging kay sidings na kalalabas na naman. So ito na po ngayon, kompleto na yung sidings niya. Yan. Yan. Magiging sidings niya. Meron dito sa likod may isang naka-linya. Yan. Yan yung pagpapakuha natin ng packing tube para makompress ng konti. Yan. Papakuha natin siya. Para makompress. So ayan na po, nalagyan natin ng mga pakong yun. Iba kasi pag nalagyan ng pakong yun nagkakaroon siya, nagiging compress siya dikit-dikit, hindi tatalab yung tubig sa loob. Ayan siya, pag dinindig mo siya patayo yung tubig ulan, hindi siya mababasa sa loob. So ikakapit na lang natin ito bilang sidings. Guwapo natin yung tipi ng manok, no? Ayan, no? Ang ganda ng tinding niya, ang ganda ng tayo niya. Kahit sakyan-sakyan mo siya, matitili. So, kailangan na lang ng mga butas dito sa tuktok niya, yung katulad nito. Bali, 6 na butas para paglalagyan itong puntungan ng manok. So, ayan. Yan ang pinis natin ng tipi. Importante niya, matatag, makapal. Tsaka yung siding niya, hindi mo kahit anggi ng ulan, hindi mapapasok sa loob kasi nakakompress siya dikit-dikit. So ayan.